Ang araw po, shout out po sa inyong lahat mga The Barkads mga kamamshi, welcome back sa akin channel. Kayo po ba ay may mga tanim ng halaman ng money plant? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Nangungunang siyam na iba't ibang uri ng halaman ng pera na isa sa alang-alang para sa tahanan na nagdadala ng swerte at kasaganahan sa buhay. Ang mga halaman ng pera ay hindi lamang ang pinakakilalang mga panloob na halaman, ngunit mahusay din itong mga air purifier. Kapag itinanam sa bahay ang mga halaman ng pera ay lumalaki bilang mga gumagapang sa mga puno at gusali. Ang kanilang tunay na paggamit, gayunpaman, ay bilang isa sa ilang mga halaman na maaaring umunlad sa parehong panloob at semi-shade na mga kondisyon. Ang iba't ibang uri ng mga halamang pera ay maaaring itanim sa mga maliliit na paso, mga kalderong pansarili, mga nakasabit na basket, mas malalaking paso na may mga poste ng lumot bilang suporta, o hydroponically sa isang glass vase na may tubig. Ang mga halaman ng pera ay naisip na nagdadala ng mga pagpapala, magandang kapalaran, at pera sa mga tahanan. Maaari silang lumaki sa tubig, lupa, at kahit halaya. Ang pothos ay umuunlad sa katamtamang klima. Dahil sa mga katangiang nakakakontrol ng polusyon nito, ginagamit din ng mga tao ang mga halaman upang bantayan ang kalidad ng hangin sa kanilang mga tahanan. Tingnan ang ilan sa mga pinakamahusay na halaman ng pera, narito na ang siyam na halaman ng pera na nagdadala ng swerte sa atin. 1. Golden pothos o halaman ng pera. Isa ito sa pinakasikat na uri ng planta ng pera. Ito ay kilala rin bilang devil's ivy o golden pothos. Ang Apipremnum aureum ay ang siyentipikong pangalan para sa halaman. Ang mga makikinang na dahon ng halaman na ito ay may ginto at dilaw na kulay sa kanila. Ang mga ito ay kaibig-ibig din sa mga nakasabit na kaldero, malalaking kaldero na may mga moss stick, at bilang isang paraan upang tukuyin ang mga hangganan sa iyong balkonahe o hardin. Ito ay kilala sa pangalang sa maraming bansa sa Asia, partikular sa Timog Asia, kung saan ito ay pinalaki para sa swerte at kayamanan. Ang mga ito ay mahusay na mga halaman na mahirap sirain. Ang mga ito ay lubos na umaangkop sa kanilang kapaligiran at maaaring nilinang kapwa sa loob at labas. Tandaan na hindi nila pinahahalagahan ang direktang sikat ng araw, kaya gamitin ito ng matipid. 2. Monstrous split leaf money plant. Ang mga uri ng halaman ng pera, nakilala rin bilang monster deliciosa, ay may malalaking dahon. Ang mga ito ay tagtuyot tolerant, mabilis na lumalagong mga houseplant na maaaring umunlad sa mababang liwanag na mga kondisyon. Ang mga dahon ay may love atin na hugis at medyo malaki. Ito ay mas maganda dahil sa mga hiwa. Kapag nagsimula itong lumaki, ang mga ugat ay maaaring magsimulang lumabas sa palayok, kaya't kakailanganin mong i-repot ito sa isang mas malaking palayok. 3. Money Queen Money Plant. Ang Marble Queen Money Plant ay may magagandang cream at puting dahon. Makukuha mo ang halamang ito sa isang nursery na malapit sa iyo. Upang mapanatili ang kanilang magagandang kulay, mas gusto nila ang malakas na sikat ng araw. Bilang resulta, siguraduhin na ang halaman ay nakakakuha ng 4 hanggang 6 na oras ng malakas na sikat ng araw-araw-araw. 4. Marble Prince na halaman ng pera. Ang mga dahon ng Marble Queen at Marble King na mga halaman ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang natatanging puti at berdeng kulay. Hindi sila nangangailangan ng maraming liwanag at sa gayon ay maaaring umunlad sa loob. Ang Marble Prince Money Plant ay naisip na makaakit ng pera at kaaya-ayang enerhiya sa hardenero. 5. Planta ng salaping pilak. Dahil sa napakarilag na mga pilak na linang sa makinis na mga dahon, ito ay isang nakamamanghang uri ng planta ng pera. Kilala rin ang pilak bilang satin pothos dahil sa malago at magagandang dahon nito. Lumalaki sila sa hindi direktang liwanag, ngunit ang direktang sikat ng araw ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog ng mga dahon. Maaari mong isabit ang mga ito sa mga halaman dahil maganda ang hitsura nito. Ang mga berdeng dahon ng palmate ng halaman ay nagbibigay ng swerte sa may-ari.
Ito ay umaakit ng pera dahil ito ay gumagawa ng ilang mga dahon sa kanyang tangkay, at ito ay isang mahusay na halaman para sa mga hardenero dahil ito ay kumakatawan sa magandang kapalaran, pera, at kalusugan. 6. Swiss cheese money plant monster variety. Isa pang panloob na halaman na may malalaking, kaakit-akit na mga dahon na may mga hiwa sa mga ito. Ang mga butas-butas na pattern sa mga dahon ay ginagawa itong parang keso at lubhang kaakit-akit. Ito ay mahalagang isang umaakyat na maaaring linangin sa loob at labas. Mas gusto nila ang direktang ngunit maliwanag na sikat ng araw. Ayon kay Vasto, ang mga berdeng dahon ng halaman na may hugis itlog na mga butas ay kumakatawan sa swerte, kayamanan, at tagumpay. Dapat itong ipakita sa pasukan ng iyong lugar ng trabaho o bahay. 7. Halaman ng neon money. Ang mga dahon ng neon money plant ay isang natatanging at magagandang kulay. Kapag pinananatili sa loob o labas ng bahay, halos lumilitaw itong dilaw hanggang neon sa anino at nagiging isang nakamamanghang halaman. Ang mga dahon sa mga halaman ng pera ay radikal na naiiba at natatangi, at ito ay napakaganda. Ang makinang naginginto ang dilaw na kulay ng neon money plants ay nagbibigay dito ng neon o nagninangning na hitsura. Ang liwanag na ito ay mas maliwanag sa mga batang dahon kaysa sa mga mature na dahon. 8. Halaman ng malaking pera. Ang mga dahon ng mga halaman na ito ay malalaki, at ang mga putot ay makapal. Kung nagsisimula ka pa lang, ang isang malaking halaman ng dahon ng pera ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang mga halaman na ito ay madaling lumaki at hindi lamang nakakakuha ng mas maraming lugar na makakatulong sa iyo na magkaila ng mga maruruming lugar sa iyong hardin, ngunit ang mga ito ay mababa rin ang pagpapanatili at nangangailangan ng kaunting pansin. Maaari kang maglagay ng anumang organikong pataba at ang mga halaman ay nagbibigay ng mga bulaklak na kulay lila. Lumalaki ang big leaf money plant sa lupang mahusay na pinatuyo at umabot sa taas na 8 hanggang 10. 9. Jade money plant. Isa pang sikat na planta ng pera na matatagpuan sa tropikal na klima. Bagamat karaniwan itong itinatanim sa loob ng bahay, maaari rin itong lumaki sa labas. Hindi ito nangangailangan ng labis na pangangalaga at maaaring umunlad kahit na sa pinakamatuyong kapaligiran. Ang ganitong uri ng planta ng pera ay nakikilala sa iba sa pamamagitan ng madilim na berdeng dahon nito. Maaari mong ilagay ito sa isang nakataas na dumi, at ang mga nahuhulog na dahon ng halaman ay magbibigay ng klasikong ugnayan sa iyong palamuti. Ang mga halamang ito na may bilog o hugis itlog na mga dahon ay sinasabing nagdudulot ng pera at kasaganaan, at isa na rito ang halamang jade. Bilang resulta, ito ay madalas na ibinibigay bilang regalo sa panahon ng mga bagong paglulunsad ng negosyo. Ito ang ilan sa mga pinakanakamamanghang uri ng halaman ng pera na dapat mong isaalang-alang na dalhin sa bahay. Ang pinakamagandang bahagi ay maaari mong palagwin ang lahat ng ito mula sa mga pinagputulan. Kaya, kung alam mo ang isang lugar kung saan mayroong lahat ng uri ng mga halaman ng pera, kumuha lamang ng ilang mga pinagputulan at magagawa mong walang kahirap-hirap na palaganapan ang mga magagandang halaman ng pera na ito. Dapat nating ituring ang ating planta ng pera na parang ito ay isang sanggol dahil ito ay napakasensitibo. Ang biglaang pagtaas ng temperatura ay magpapalungkot sa ating masayang pagtatanim ng pera at maaaring makapinsala sa mga dahon. Kung gusto mong lumago ng maayos ang iyong planta ng pera at makabuo ng maraming berdeng dahon, kakailanganin mong magdagdag ng tumutubong stick. Mga nais pang malaman tungkol sa halaman ng pera, heto ang ilan halimbawa para mas malinaw na dapat kang magkaroon ng mga halaman ng pera sa bahay. 1. Mabubuhay ba ang mga halaman ng pera nang walang sikat ng araw? Sa Timog Silangang Asya, kilala ito bilang planta ng pera, at madalas itong itinatanim bilang isang houseplant sa mga bansang Asyano. Ang ubas na ito na mababa ang pagpapanatili ay umuunlad sa kawalan ng direktang sikat ng araw. Ito ay isang mahusay na umaakyat na maaaring lumaki sa banyo, kusina, o sala. 2. Anong uri ng planta ng pera ang mainam para sa tahanan? Ito ay walang alinlangan na magpapakita mismo sa iyong buhay. Isama ang feng shui na aspeto ng kahoy, tubig, at lupa sa iyong tahanan o lugar ng trabaho.
Ang mga halaman ng pera, maswerteng kawayan, peace lily, syngonium, anthurium, at jade ay maaaring ilagay sa rehiyon ng kayamanan upang maakit ang mga enerhiya ng yaman at magdala ng swerte. 3. Bakit ito tinatawag na planta ng pera? Kilala ito bilang planta ng pera dahil sa malalaki, matambok, patag na dahon nito, na may kaunting pagkamalikhain. Ang halaman na ito ay karaniwang pinananatili bilang isang dwarf sa loob, bagaman maaari rin itong nilinang sa labas. Ito ay pinaniniwalaan na kung ito ay magtagumpay, ang isang tao ay hindi mauubusan ng pera. 4. Maaari ba tayong maglagay ng planta ng pera sa banyo? Ang planta ng pera sa banyo ay isang magandang ideya din dahil maaari itong umunlad sa isang medyo mamasa at mainit na kapaligiran sa banyo. Maaari itong mapabuti ang iyong kalooban at sumipsip ng masamang enerhiya. Ang elemento ng hangin ay kinakatawan bilang isang planta ng pera. Bilang resulta, maaari nitong bawasan ang mga negatibong enerhiya ng tubig na nalikha sa banyo. 5. Ang planta ng pera ay mabuti para sa tahanan. Ang pangalang MoneyPlant ay nagmula sa katotohanan na maaari itong makaakit ng maraming pera. Pinoprotektahan ka nito mula sa mga kahirapan sa pananalapi at nagbibigay ng magandang kapalaran at tagumpay sa iyong tahanan. Ang kahalagahan ng planta ng pera ay ilang beses na binanggit sa Vastu Shastra, at dyan na nga po nagtatapos ang video sa araw na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin po at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated sa akin channel. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta sa akin channel.